So basically yung dadaanan mo sa General Nacar, Infanta Quezon to Dingalan Aurora ay rough road. Ganito lang ang road pag ito ay summertime, no? Summertime. So estimate nila is estimate ko is around 67 km na puro ganyan, pero sabi ni Sir Jet Law is around 100 daw sa experience niya dahil nakailang punta na sila diyan. Ngayon sila ay 16 riders sila diyan. So, maganda magkakasama. Ang ano kasi rito, ang sistema kasi rito, may mga ganyan, no? May mga maliliit na paddles and river crossings yan. May guide sila. Pwede ka mag-hire ng tour guide kasi may mga ganyang sanga-sanga. And of course, siguro gagana naman yung GPS, no? Dahil wala namang internet na required doon. So, ito, tatawid ka na ganyan. Kung gusto mo mag-practice ng ganyan sa Santa Ynez, Tanay, yung malapit sa Manukan, pwede kang mag-practice ng ganyan. Pero ang advice nila ay ang nakakatawid lang na sasakyan dito ay trail bike, enduro at 4x4. So yun lang ang nakakatawid sa hanggang sa ngayon na mula General Nacar at hanggang Dingalan. May mga bridge din na ganyan. Yung iba naman ay hanging bridge. So minsan eh daang tao lang dapat yun eh, pero nagkasya motor, tapos medyo yumuyug-yug yun pagka dumadaan yung motor. Pero kaya naman kasi nireinforce nila yun para sa motor. Of course, ganyan ang tanawin. Isipin nyo na lang kung gagawin nyo yung feet na yan habang mag-isa kayo, no? O kung konti lang kayo. So yan ang ano dyan. Eto to, tignan nyo to, halos kalahati na ng motor, no? Pero ginawa kasi nila to is 12 months ago. Exactly to the day, 12 months. So ibig sabihin, no, tag-ulan na. Pag tag-ulan na kasi tumataas yung ilog, kaya inaabot ng hanggang 20, no? So karamihan ng motor hindi kakayanin yan, mga lalo ng mga scooter. Hindi kakayanin yan. Kaya ang advice talaga sa inyo is kung gusto nyo gawin to is summer. Nagkapustahan pa nga dati dyan, if you can remember, kung makakatawid sila ng 5 to 5. So that is 12 hours. 100,000 ang pusta. So nanalo yung rider, naka-XRM. Tapos sabi niya ang gulong niya ay street tire. Tapos nilagyan niya ng yung locking strip, plastic strip, yun ang ginawa niya, kaya nakatawid siya. So pag tinignan nyo ganyan, no, may mga bato, mga rough, no, maganda talaga pag grupo. Tapos pag napapansin nyo, itong General Nacar ay katabi ng dagat. Itong General Nacar hanggang Dingalan Aurora ay tabi ng dagat, oh. Lahat yan all the way may dagat sa kanan. So ang extract dito, pag sumuko ka na, ang extraction mo ay sa dagat na. Sasakay mo na yung motor mo sa bangka. So yan ang pinaka-emergency mo kung ayaw mo na, no? Kaya lang 12 months ago, the rate is 2,000 per bike according to Sir Jet, no? 2,000. Ito na yung tulay na parang ano, na parang hangin, no? Mga kable-kable lang. So yan yun. Tapos ayan na. Pagkatag-ulan, nagiging talagang sobrang saklap na nung kalye. Ayan, oh. Meron diyang pataas, may pababa. So ganyan ang nangyayari. So kung off the beaten path talagang hanap mo, so ganyan ang style. Kita nyo naman sa enduro, kayang-kaya niya. Iwas. So, countless bridge crossings. Ayan, tignan nyo kung may tulay, ah. Kasi, pag nakalimutan nyo na may tulay sa area na yung mapapatawid kayo sa ilog, eh. Pero kung may tulay, take advantage na yung tulay. Ngayon, dito sa may Santa Ynez, Tanay, merong tulay. So, makakapag-practice kayo. Tulay crossing and river crossing. Kasi dito sa Santa Ynez, merong 7 river crossing. So pwede kayo mag-practice dyan. Makikita nyo kung hanggang kaya, saan ang kaya niya motor. Yan ang pinakamasaklap. Yung terrain na yan, no? As you can see, merong mga kalye. Kaya lang,
dahil siya ay open to nature pa, yung wala pa siyang semento, nahuhukay siya, oh. Tapos yung iba dito, parang ano pa lang, yung kabubuldoser pa lang siya, eh. Ito yata yung guide nila, siya yung guide nila. So, pwede nyo bayaran yung guide. Di ko lang alam kung magkano binabayad sa guide. Pero ito yung guide ang magsasabi sa inyo kung malapit na ba kayo, nasan ba kayo. Siya rin yung may kakilala kung saan yung bilihan ng gasolina, kung sino yung mga bahay na nagpapa-homestay, ganun, magpapakain. May mga sari-sari store kasi dyan, kaya lang nasa sulok-sulok yan yung gubat, eh. Kaya kailangan may guide kayo, siya magsasabi. Diba? Kita nyo naman, oh. Kita nyo naman kung mag-isa kayo. Siguro kung mag-isa ka lang kayo, pag naranasan nyo na yan, hindi nyo na kayo makakaalis dyan, eh. Kasi ginawa ko na yan, eh. Ginagawa ko yan sa may, dito sa may barangay Silangan naman. Nagpa-practice ako dyan mag-isa. Pero napaka-importante yung tractor tire. Pero tignan nyo naman, bali wala pa rin, eh. Kahit na bago na yung mga gulong nila. Ito, napanood ko ito, may preparation to, eh. May prep dito, nagpalit sila ng mga gulong, nagpalit sila ng langis. Sinetap talaga nila yung mga bike para bago. Ito, yan o, oh, yan ang ano, may mga kasabayit na ganyan. Yan yung humuhukay, mga sasakyan o. Oh. 4x4, yan yung mga humuhukay ng mga ano, rats. Kaya lumalalim ng lumalalim. So, yan ang mga nakakaraos. Pero pag tinignan nyo yung terrain, no, mas maganda pa nga kung naka-mountain bike, palagay ko. Kasi ang bigat nung ano, eh. Ang bigat nung motor. Mabigat siyang talaga. Kaya, para mas okay pa yung naka-mountain bike sana, no. Matis mabubuhat-buhat mo. Tapos marami kayo, no. Tapos malilim naman, di ba? Meron din tumitira ng ganun. Mountain bike. Pero sigurado ko, hindi kakayanan isang araw. Sigurado. Matutulog kayo dyan sa gitna. Okay lang sana ganun, no? Matutulog para hindi pagod. Tapos ang masaklap pa niyan yung mga bato na yan, no? Mga loose yan, loose rocks. So pagka nasagasaan mo, eh, mawawala ng grip yung motor. Dahil mabigat pa rin yung motor, kahit sabihin mong yung mga motor na yan, 125cc lang. Diba? 125 or 150. Ganyan lang yan, eh. Hindi sila nagdadala ng mabigat kasi may iwas-iwas. Tsaka kung titignan nyo, backpack naman yung iba, no, pero dapat travel light, no? Travel light kasi kung hindi, eh, diba? Siguro damit lang ang nasa likod, konting snacks. So yan, inabot sila ng gabi, ayan na, oh. So dyan naman nagkakatalo yung mga lighting, mga auxiliary lights, diba? Tsaka kung inabot ka ng gabi tapos solo rider ka, mahirap. So itong ano to, itong ginagawa ko to is parte ng recon scouting, no, kasi balak naming pasukin yan kasi right now is 20% na lang yung masasamang ganyang kali, 20% na lang, karamihan ni ano na passable trail and cement, 20% cement kasi inaayos na yun ngayon, eh. Matagal na rin kasi yan, eh. Diba, imagine mo dun sa left side lang tayo dumadaan, diba, sa left side ng bansa ng Luzon, left side sa western side, pero dito sa eastern side pwede naman nating daanan yan para ma-modernize na rin yung lugar at yung traffic, umuwag na rin yung traffic, hindi lahat nagsisiksikan dun sa Maharlika Highway, diba, dahil traffic sa Maharlika, tsaka kita nyo naman yung Maharlika Highway, hindi naman na maayos, kailangan na rin i-repair. Kaya mas maganda may mga alternative yan. Kasi dire-diretso yun, eh, hanggang ano yun, eh, Cagayan. Hanggang Cagayan yun, eh. Tapos sa Isabela, ganyan. O, dire-diretso sa dulo yan, hanggang Apari. So, I think yung segment ng Aurora, Kasiguran Aurora, doon. Pasok ka ron, meron na ron. Simentado na ron, pero siyempre bagong-bago rin yun. Pwede rin natin daanan minsan yun. Kita-target din natin yung kasi karugtong din nito yun. No? Pero yung madali na yun, nakaredy na yata yun. Iikutan na lang yun. So, ganun. Kaya siguro dapat may kasama na dahil hindi ko rin matantsa kung ano yun. Hindi ko rin matantsa kung makukuha ng isang araw, eh. Tsaka walang bahay dun. So, yun. Kung gusto nyo talagang subukan tong
bypass road na Dinggalan to ano, General Nakar or General Nakar to Dinggalan, Aurora, yan ang way. Pagandaan nyo na. Peace, brothers.